Hi traders, this is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Disclaimer muna. And habang binabasa niyo yung disclaimer, please click the subscribe button for more trade videos. So ito yung buying signal natin. Darbus box breakout. RSI is greater than 70. And above average volume on breakout. And sa video na to, meron tayong quick tips on building your watch list and intraday monitoring. Kasi makikita nyo yung binibigay ko sa inyong top 5 picks everyday. Maliit na portion lang siya dun sa aking watch list. Makikita nyo dito sa spreadsheet ko, madami kong binabantayan. So paano ko siya minomonitor intraday? Saka paano ko siyang nakukuha? First tip is pwede kayong gumamit ng top gainers and top losers dun sa Investagram chart. Check tayo ng chart. Makikita nyo dito sa right side, pwede nyo i-click yung win-loss, or ang ginagamit ko dito, all stocks. So, pindutin nyo lang itong change. Malilinya sila sa percent change nila during the day. Itong top gainers, ginagamit to for momentum. So, dito natin tinitingnan kung may nagbe-breakout, kung may nagpaparaboli. Ito namang top losers, ginagamit ito for bounce plays. And for example, hanap tayo dito. Si Tugs. Check natin si Tugs. Ayan, nagparabolic siya. So, makikita nyo dito, saan siya pwedeng mauntog. 153. Pero tayo mga breakout traders, kung bumibili ka ng EOD, hindi na tayo interesado dito kasi masyadong malaki na yung tinaas niya. So from breakout, 17% na. Right? Hanap tayo dito ng magbe-breakout. Ito, kunyari, ito si BC. So, itong BC, pwede natin siyang lagyan ng Darbus box. Hindi pa siya nagbe-breakout. So, yung volume niya is above average. Tapos yung RSI 40 niya, malapit na sa 70. So, tingin natin, pag nag-breakout siya dito, mag-breakout niya na din yung RSI 70 niya. So, babantayan natin itong bukas. Pwede nyo siyang ilagay sa inyong watchlist. Okay. Ano pa tayo? Ito, ASN. Ito, nag-breakout na. So, pwede nyo na siyang ilagay sa watchlist nyo. Kung breakout trader kayo. Kasi nag-breakout na siya. Okay, try naman natin ang iba. LC. Ito pwede pa kasi hindi pa siya nagbe-breakout. Tapos may volume na din siya. Malapit na siya sa RSI 70. Pwede nyo siyang ilagay sa inyong watchlist. Okay, yan yung isang way na makagawa ng watchlist. True. Top gainers and top losers. Yung other way is through Investa Strainer. Dito sa Investa chart, meron kayong makikita dito yung screener.
i-open siya. Tapos, check uli natin kung ano yung criteria natin for buying. So, sabi natin, ang criteria natin for buying is dapat mag-breakout siya sa Darvas box. Above 70 yung RSI niya, tsaka above average yung volume niya on breakout. Paano natin siya i-screen? Kailangan natin tignan yung RSI. Wala pa siya sa dapat sa 70. But so, pag nag-i-screen ako, dapat RSI niya is greater than 65. Tapos para yung mga gumagalaw lang yung ma-screen ko, yung value average 10 days is greater than or equal 1 million lang yung kinukuha ko. So check natin doon sa Investagram screener. So sabi natin, RSI is greater than 65. And then yung value average niya 10 days is greater than or equal 1 million. Tapos run nyo lang siya. Pwede nyo siyang i-save dito para pag mag-screen ulit kayo, pipindutin nyo na lang kung saan nyo siya sinave. Try natin i-run. Dirty yung nakita niyang nasa criteria mo. Si Ni, nag-breakout na. Ito, si Now, pa-breakout pa lang. Pwede nyong pindot itong RSI para depende sa laki ng RSI yung makukuha nyo. Interesado tayo above 65 eh. So dito 65 to 69. Kung dito sa mga 70, 71 wala pang nag-breakout, pwede din natin silang kuhain. So yan yung other way ng pag-screen ng stocks. Paano naman natin minomonitor intraday yung mga na-screen nating stocks? Kunyari, ito, 30 lahat itong na-screen mo, ang dami niyan. So, paano natin siya i-monitor intraday? So, ayan, dapat yung mga na-screen nyo dun sa Investa Screener, take note nyo yung mga breakout point nyo. So ako, ginagamit ko whiteboard para kita ko yung mga breakout point ng mga na-screen kong stocks. And then, sa 2 Trade Asia, meron silang port ng multiple bid and ask. Tapos meron silang watch list dito sa kaliwa. So 30 lahat yung malalagay dyan. So, makikita ko yung price nila, kung sino yung gumagalaw, ilang percent na yung ginalaw. Tapos dito naman sa bid and ask, makikita ko yung mga kung malalaki yung mga harang dun sa mga ask or dun sa bid. Dagdag ano yan, dagdag idea dun sa aking kung bibili or hindi ng stocks na yun. And then ito, dapat meron kayong notebook sa tabi nyo para kung may gumagalaw na stocks, sulat nyo siya. Kasi makikita nyo dun sa last ano natin, screen. Nasa isang screen nga yung mga watch list nyo, tapos nakikita nyo yung mga galaw. Pero ang dami pa din nila. Medyo nakakalita din to. So ako, kumukuha ko ng writing pad, tapos doon ko sinusulat kung sino yung mga may potential na mag-breakout. Tapos nyan, pag may mga nag-breakout end of day, tsaka ako bumibili. Yun yung quick tips natin in building your watch list and intraday monitoring. And sa pagkakasabi ko nga kanina, yung ano natin, yung mga binibigay ko sa inyong daily top picks, top 5 picks is ano lang siya, parang small part na siya ng mga minomonitor ko.
yung mga wala doon, dun sa top 5 picks, may mga nagbe-breakout siya. Sana makagawa kayo ng sarili nyong watch list para nakikita nyo yung mga ibang stocks na wala dun sa ating top 5 picks. So ito, kunyari si PX, na-trade ko siya, nag-breakout, so meron akong gain dyan. Check natin yung chart ni PX. Makita nyo dito sa October 20, October 8, ano ba yung October 8 natin? Thursday, bago siya mag-breakout, yung RSI niya, nasa 61 pa lang, kaya wala to sa top 5 picks natin. Pero nasa ano ko siya, nasa watch list. So, yung kinabukasan, nag-gap up and nag-gain ng 10%. So, nakabili ko dyan and then, kanina, nakabenta na ako dito. Kasi nag-set ako ng sell signal ko ng 5 pesos. So before dumating diyan, nagbenta na ako. 4.96. Okay, kaya wala siya sa top 5 picks natin kasi itong candle niya bago mag-breakout, itong RSI niya dito nasa 61.43 lang. So wala siya sa top 5 picks natin. Tapos kanina, bumili naman ako ng Ace N. Check natin chart ni Ace N. Ayan, breakout din siya. Pero makikita nyo yung RSI niya, before siya mag-breakout, noong Friday, nasa 57.78 lang. Pero minomonitor ko na siya kasi all-time high siya and ayun, malapit na nga siya sa breakout point din. Maliit lang yung box niya. So anytime pwede siyang pumunta dun sa kanyang breakout level. So, yun nga, kanina nag-breakout. So bumili ko sa breakout end of day. Kaya negative 0.90 pa din ako dun sa trade ko. Sana tawa siya bukas ng malaki. So yun guys, dun sa mga top 5 picks ko, lang siya, small part lang siya ng ng watch list. Kaya sana makabuild din kayo ng malaking watch list and ma-monitor nyo siya intraday. Okay guys, top 5 picks for Tuesday, October 13, 2020. Breakout candidates natin is now LC, BC, EEI, and FNI. Tapos si now nasa list din siya natin kahapon. So check natin yung plan natin kay now. So yun. So lumalapit siya dun sa breakout level ng Darbus box. Check natin yung plan. Close muna natin itong watcher. Uncheck natin. Yung yung volume niya is below average pa din. RSI niya is nasa 69. So, sakto to. Pag lumabas siya dito sa Darbus box, baka above 70 na uli yung RSI. Ang breakout level niya is 5.02. Sabi natin, bumili tayo ng 5.03. Tapos ang TP natin is
5.97, nakuha natin siya dito sa mga resistance dito. Yun. Okay. Tapos ang cutoff natin is 4.88. Ito, nakuha naman natin dun sa ating ano spreadsheet ng trade plan. 3.66. Check uli natin si Now. 5.03. Hindi siya updated. Okay, 4.88. 4% cut loss natin. So, yun yung plan natin kay Now. Okay, guys. Next, LC. LC Mining. Bakal serya na ulit. Hold coming tayo ng garbage box. Or dito pala yung garbage box ko dito. Pwede na ako mag-breakout sa 16. Tingnan natin kung ilan yung percentage. 8%. Check natin weekly ni ano ni LC. Ito pwede din dito yung TP area nyo. 1775 yung sa resistance ng 1 week niya, 1 week chart. Okay, pero pwede na dito. So ito yung TP natin. Sabi natin pwede ito yung breakout level niya, 1590. Sabi natin bumili tayo sa 16 1600. Then ang ating possible TP area, TP price 1775. Okay, and then ang cut loss natin 1600 ang ating hanap tayo ng halos kapareho niya. Try natin si HR LC. $15.54. Sabihin natin $15.50 yung cut loss natin. So
ito yung cut loss natin. Kung saan yung price niya ngayon. Sabi na 1550. So, yung plan natin kay LC. Okay, next. BC. Itong si BC, okay, malapit na din siya sa taas ng Darvas box. Atay ng box. Okay, malapit na siya. And then healthy volume. And yung RSI niya nasa 65. Pagka breakout nito, above 70 na yan. Sabihin natin, ang ating breakout level is 3.10. Sabihin natin, bibili tayo ng 3.12. Possible, ano natin? Possible TP area, TP level. Makuha dito sa week. Try natin sa day. Hit the level. Yun. Yung sabihin natin, dito yung TP natin, 3.64. Simple gain 17%, 16%. So TP area natin set TP is 3.64. Isang cut loss natin. Okay, yan yung plan natin kay BC. Next. EEI. So, bumalik na naman si EEI sa top 5 picks natin. Alam ko may plano na tayo dito. Yun. Lapit na siya sa breakout level niya. Kaya siya bumalik dito sa ating top 5 picks. So, yung volume niya, nasa below average pa din. Tapos yung RSI niya, nasa 65. Check natin kung pag nag-breakout siya dito, baka lumampas na siya sa 70 yung RSI niya.
Sabi natin, ito yung breakout level niya, 7.24. Kung doon ka bumili, pero dapat lampas ka dun sa breakout. Dapat mag-breakout siya dyan sa 7.24. Pero, for reference, kung diyan ka bumili, ang TP natin is 8.29. Nakuha dito sa resistance na to. Possible gain na 14%. Ang cutloss natin is 7.02. Ito naman nakuha natin dun sa ating Excel na ano na plan maker. Okay, next. FNI. FNI. Clear muna natin. Dami ko ng guwit. Gawa tayong box. Okay, konti nila mag-ano na siya. Mag-breakout. Malapit-lapit na siya sa kanyang breakout level. So, dito siya. Ang breakout level natin is 1.38. Sabi natin 1.40 ka bumili. Kailangan naka-breakout na siya sa 1.38. So 1.40 ka bibili. Possible TP natin, sabi natin dito, dito sa box na to, o dito na lang dito sa madami tinamaan na level here tsaka dito. So ang possible gain natin is 10%. Possible TP. $1.52. And then, ang ating cut loss. FNI. 140 by 1.35 ang ating cut loss. Alt age. So, yan yung plan natin kay FNI. So, yan yung ating top 5 picks for Tuesday, October 13, 2020. And then, ang ating quote of the week, trade what's happening, not what you think it's gonna happen. So, ano lang tayo, react lang tayo kung ano yung binibigay ng price action ng isang stock. Kung ano yung binibigay sa atin ni Miss Market. Okay guys, sana makagawa kayo ng watch list and may natutunan kayo this episode natin sa video na to. Please subscribe and like my videos.
Stay green and positive. Thank you and God bless.